So ito po guys, ayan. 1, 2, 3. Guys, so karating ko lang from work. Ayan. Work parang ang layo, no? Malapit lang naman. Ayun. And nilalagay ko yan dito para pagka ano, yung akong jacket andyan din. Diretso na lang. Yun. Merong binigay si Amo. Ayan. And ayan, nakita niyo yung nakasobre. Haggard pa tayo. Ang anak. So ayan. Sumahod na ako guys. Wala pa akong 1 month dito. Sumahod na ako. Kita niyo mas may mask na hindi pa ginagamit. Nakalagay yan sa ano. Ganun din sa kailangan mo. So, para pagka ano, maalala mo na, uy, kailangan mo mag-mask. Ayan. So, yun nga. I'm so happy. Daladala ko pa yung aking nilabhan. Ayan. Nilabahan ko yan. Dinryer ko yan doon. Kasi wala tayong ano dito. Wala akong kusina. Wala akong labahan. Wala akong ano. Kaya kung kailangan ko maglaba, dadalhin ko doon sa amo ko. Ayan. Pala to yung ano. Kasi namamadali na ako kanina. And ayun, bihis mo na ako guys, and mamaya syempre i-share ko sa inyo kung magkano yung aking sweldo dito. So walang ano yun, walang halong pagmamayabang. Gusto ko lang pong i-share sa inyo para naman maging ano, to inspire sa, lalo na sa mga manonood sa aking mga YouTube channel, na magkaroon kayo ng idea na magkano nga ba ang aking sasahodin dito. Kasi baka by next month ang aking sahod ay through bank na, bank to bank na kami. So ngayon ko lang siya nahawakan, and guys, for me, talagang napaka ano ko, and I'm so thankful to God. Every now and then, nagpapasalamat ako sa kanya, sa biyayang ibinigay niya sa akin, sa opportunity yung ibinigay niya sa akin. So, yun, magkakape muna tayo, at ano, magkasikaso muna ako, and see you in a bit. Hi guys, I'm back! Ayan, nakabihis na tayo. Ayan, nakapang sports po tayo kasi bala ko pong mag-jogging after this, after making this video, bago natin mabawasan ito. Kasi pupunta ako ng Filipino shop para mamili ng ano, and para mag-vlog na din. Kasi nagsisearch ako and wala pang gaanong nakapag-upload ng mga Philippine store. So, and nandun din ako ng isang araw, nagpaalam mong po muna ako sa kanila kung pwede kong i-vlog ang kanilang store, and yes naman. So, yun, babalik ako doon. Mamaya ang challenge muna ako. And yes, that's why we're here, para sa akin, gaya na sinabi ko kanina, i-share ko sa inyo. And please guys, huwag nyo sana akong husgahan kung bakit ako magpapakita ng pera sa inyo. Masaya lang po ako. Unang sweldo ko po itong sumuna ko, and gusto kong i-share kung ano ang mayroon dito, kung ano ang pasahod dito. Kasi malay nyo, balang araw, isa ka sa aking mga manonood ngayon, sa mga viewers ko, mga followers and supporters ko, subscriber ko. Malay mo, balang araw, isa ka sa papalaring marating ang bansang ito, and may idea ka na kung magkano talaga ang pasahod dito. So ang pasahod dito guys is nasa 1,700 basic salary yon to 2,400. So yes, yun po yun. And ang 1 euro is equivalent to 58 pesos. So, paki-compute na lang. So, yun guys. And yun na ano talaga, na-shock po ako. Kasi dumating po ako dito is April 8. Nag-start po ako ng work ko April 10. 10 na siya. So, yun. And, so expected ko, yun din yung magiging date ng sweldo ko. So, hindi pala. So, nagulat ako kasi yun, katapusan ngayon. So, sinahura na ako. And, kaya ko rin naisip na i-vlog talaga ngayon. Kasi baka by next month, ang sweldo ko is through bank na. Kasi hindi nagpapasahod sila, sir at madam, ng cash. So, yun. Bank to bank po talaga. And no choice kami. Kasi wala pa akong, hindi pa naayos yung aking working pass dito. Mayroon pa akong appointment ko pa sa 18 pa. So, yun. Kaya wala pa akong internet pag sa labas. Kasi wala pa akong sariling contact number. Wala pa akong SIM card. So, I'm still using my Singapore number. And thank you sa aking tagapag-load. May taga-load ako mga kaibigan. Thank you, thank you.
And sa aking mga kaibigan dyan, pag minessage kita, wala na akong load, bigyan nyo naman ako. Anyway, we straight to ano na, yun gaya ng sinabi ko, huwag nyo sana akong husgahan kung papakitaan ko kayo dito dahil ako sa sarili ko, ako mismo ay manghang-mangha din ako na wow, sumakod na pala ako. And gusto ko yung i-share sa inyo yung aking feelings, yung aking nararamdaman na sobrang tuwa, yung aking I'm so blessed and thankful to God sa opportunity ito. Dahil kung wala ito, siguro na andun pa ako sa Singapore, and maghahanap din ng panibagong amo. Kasi nga yung aking amo is magpo-for good sila this year. So talagang nakatakda na talaga kami maghihiwalay ng aking Canadian employer. Napakabait nila sa akin. Talagang pareho naman naming lilisanin ang Singapore na nagkataon lang na nauna ako sa kanila. So alright guys, so ito po yung aking sweldo. Kinount nila since na hindi pa ako nag 1 month. So binilang nila yung araw na dinidak nila sa ano yun. So ang ating ano ngayon, bibilangin ko guys sa harap sa ano nyo, sandali lang. Iaababa natin ha. Para kasama ko kayong ayun, uulitin ko, wala po itong halong pagmamayabang o pang-iingit sa kapwa ko. Ako po'y masaya at na gusto kong i-share sa inyo, makita nyo kung ano talaga ang pasahod dito. Who knows, one day, isa ka sa magtatrabaho sa France. So ito po guys, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, 5, 16. So 1,615. So yun po ang sinahod ko guys sa ilang araw. Sa ilang araw kong pagtrabaho. Kulang na lang kasi siya. So nasa 1,615 po ang aking sweldo. Ayan po guys. Ayan po. Ayan. Thumbnail natin. Ayan. So nasa magkano ba ito? Ayan po ang lumabas na guys. Ayan po. 93,670. Ayan, from April 7 to April, from April 7 to April 30. Yes. Wait, 2,000/26. Ayan, so tama nga. So, syempre, deduct po yung one day na Hindi ko alam kung anong guys, ano ang kwenta. Siguro, baka deduct yung Saturday and Sunday kasi wala tayong work na Saturday and Sunday. Basta, deducted na po ito ng aking day off plus yung aking pagtatrabaho. So, wala siyang isang 1 month. So, ang 1 month ko po na sweldo dito is 2,000 euro. 2,000 euro with ano na po yun? With food na po yun. Kumbaga, yung 2,000 euro is net na po siya. Nets na po siya. Net. Yun, basta yun. Yun yung amin nasa aming kontrata. So, yun guys. Yun nga. So, paulit-ulit kong sasabihin ito dahil hindi ko alam kung ano ang magiging tingin sa akin ng iba. Kasi may mga naririnig na rin ako na puro ako sa akin ng Facebook, puro ako post sa Facebook. Guys, hindi ko maano ako mag-isa lang ako dito. I'm sure maintindihan nyo. Ako, wala akong kausap. Although, gaya ngayon, Friday ngayon, what time now? Ayan, 3 o'clock in the afternoon. Nandito lang ako sa sulok ng nandito lang ako sa aking kwarto. Ang pag maya-maya tulog na mga tao sa Pinas, wala na ako makakausap. Ang tanging libangan ko lang ang aking Facebook. And ngayon mayroon na rin po akong TikTok. So mga may TikTok diyan, paki-follow naman HannahLisa0210. Napakadali po para doon po tayo magkukulitan sa aking TikTok. And yun, maraming salamat sa lahat and shout out sa lahat ng mga supporters, sa lahat ng members ko sa aking YouTube.
and shout out sa kabayan sa Singapore na sumusuporta sa akin, nanonood sa aking mga video. Maraming maraming salamat sa inyo, sa inyong pagsubaybay sa akin. Proud po akong isang OFW Singapore. OFW sa Singapore for 11 years. Yes, 11 years po tayo sa Singapore, and yan po ang unang bansa na aking napuntahan. Diyan po ako unang nag-abroad. Diyan po ako unang natuto. Natutong paano magtrabaho sa trabahong bahay. Dahil wala po akong alam. Bago po ako nag-abroad, wala po akong alam. Kahit pagluluto, pamamalansya, hindi ko alam. Pero ngayon, proud na proud ang aking mama na pag umuwi ako ng Pinas, pinagluluto ko na siya. Shoutout nga pala sa aking mother, dear. Yan, ang aking mother, guys. Kwento ko sa inyo. Ayun, bago natin tapusin. Nung ano, si mama ko is nagtrabaho siya sa Manila, sa Cebu kami. Ang aking mama is nagsisimba sa Quiapo, and one day, hinulaan siya. Ang sabi sa kanya is, mayroon kang isang anak na makapag-abroad na siyang magtataguyod sa iyo. And hindi niya alam na ako yun. Kasi wala akong balak mag-abroad. Ang kapatid ko talaga, yun talaga ang balak mag-abroad. Si Melissa, yung aking kapatid na payatot. Ayan, siya po talaga ang balak mag-abroad. So yun, so hindi ko akalain na marating ko. Ako pala yung makapag-abroad. And of course, pasalamat ako ng marami sa aking kumare. Sa aking bestie, na si Jelly Dichosa, na si Jelly Bernaldez. So nasa ano na siya? Nasa England na po siya. So siya po ang kumuha sa akin direct sa Singapore. Yes, direct din po ako sa Singapore. Wala rin po akong gastos. Kaya I'm so thankful talaga na I'm so blessed. Yes, blessed man ako siguro. Super blessed ako. Siguro may mga bagay tayong hindi ano. Ganun naman talaga. Kung blessed tayo sa isang bagay, yes, pagdating sa work, blessed po talaga ako. Pagdating, galing talaga ako pagdating sa pera o ano, paghanap buhay, blessed talaga ako. So, may mga ano tayo, may mga iba tayong ano, ganun naman talaga. Hindi ibibigay ni Lord sa iyo lahat. So, yun. So, I'm still praying na maging okay ang lahat. Anyway, so, yun. May mga kanya-kanya naman tayong bighati sa ating life, di ba? Kahit ikaw, meron ka din. Ikaw nanonood ngayon, alam kong meron ka din. Meron ka rin mga bighati, mayroon ka rin mga dinadala sa inyong, sa iyong life. So, ganoon din ako po. So, normal lang yan. Tao tayo. Di tayo mawawala ng problema. Sabi nga nila, patay lang ang hindi makakaranas ng problema. O, diba? So, be positive lang as always. Positive in mind, ha? Not the COVID. Okay? So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking channel, sa inyong pagbisita. At kung ikaw ay bago lang dito sa aking channel, kung napanood mo o na-click ang aking video ito, huwag mo sanang kalimutang mag-iwan ng comment sa baba para naman mabisita ko rin ang inyong channel. Sa muli, ako nga pala si Hannah Lisa Vlogs, the Bistak, ang Bisayang Dako, na dating OFW sa bansang Singapore na pinalad makarating sa Monaco. Alright, ciao!